Nauuhaw ang kamelyong ito. Wala pang isang patak ng tubig sa bibig nito sa loob ng kalahating buwan. Matapos mahanap ang pinanggagalingan ng tubig. Tapikin, tapikin. Ang isang shot ay sapat na para uminom ng 120 kilo. Kung hindi patayin ng may-ari ang gripo. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nakaka-curious tayo nito. Hayaan siyang uminom ng maraming tubig. Hindi natatakot ang may-ari ng kay na masira ang tiyan nito. Ang kamelyo ay kilala bilang barko ng disyerto. Maaari itong maglakad sa disyerto sa loob ng isang buwan nang hindi kumakain. Kaya kapag nakahanap sila ng pinagmumulan ng tubig, pagkatapos ay iinom at iinom agad sila. Uminom ng napakaraming tubig ng sabay-sabay. Pagkatapos ay nawala ang tubig. Iniisip ng ilang tao na masusulok nito ang umbok ng kamelyo. Hindi naman. Ang umbok ng kamelyo ang pangunahing lugar upang mag-imbak ng taba. Ngunit kadalasan kapag natutugunan ang lahat ng pangangailangan, ang labis na taba ay itatabi sa umbok ng kamelyo. Sa masamang kondisyon, upang matugunan. Sa totoo lang, tubig na inumin ng mga kamelyo. Hindi ito idineposito kahit saan sa katawan ng kamelyo. Sa halip, ito ay hinihigop at nakakalat kung saan-saan. Nakaimbak sa dugo, sa tuwing ang adipose tissue sa tumor ay nagbabago. Ang umaasa sa mga kamelyo ay maaaring tumugon sa oxygen. Mag-ipon ng sapat na tubig. Ang dami ng tubig na ibinubuhos sa pamamagitan ng pagsingaw ay napakaliit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kamelyo ang pinakamahusay na mga hayop na lumalaban sa tubig. Big.